mundo natin. Consuela Coy Raimundo! Tita, tita, ingat! Okay naman eh, diba? Nakikita ko ang mga ulo ninyo. Kita ko rin din ang ulo ninyo. Iwas mo tayo sa aksidente. Alam niyo naman, malapit na ang May 9. Dapat tayo ay malusog, malakas, at talagang tindig na tindig ang ating mga damdamin para sa ating mga boboto. Di ba? Eh, sino po ba yung boboto niyo? Ano ba? Giting Kapasi! Sabi niya, strike! Giting Kapasi! Kayo din po man dito? Huwag po kayong mananaginip ng masama, baka makalimutan ninyo yung boboto niyo sa May 9. Okay po? Alam po ninyo mga kaibigan dito sa Nagpayong, bilang isang educator, ako po kasi ay dating teacher. Dalawa po ang aming naisip lagi pag sinabi Nagpayong. Dito sa Nagpayong, sabi nga kanina, napakaraming bata. Di po ba? Dahil maraming bata, din ako pa natin elementary school sa Pasig, ngayon Nagpayong elementary school. Di ba? At ang pinaka malaki high school, italo pa sa population ng high school students sa Rizal High, Nagpayong High School. Hindi naman po natin dapat ipagmalaki yung marami lang tayo. Ang dapat natin ipagmalaki ay ano ang nagagawa ng mga paaralan na yan sa mga bata sa Nagpayong. Alam po ba ninyo, ang Nagpayong High School ay Hall of Famer. Ano po ibig sabihin ito? Pag may contest, laging panalo. Yes, opo. Kaya ako po, pinag-aaralan ko po yung Nagpayong High School. Ano ba ang meron sa Nagpayong High School? Dahil di po ba hindi pa yung nagtatagal? Hindi ba po nagtatagal ang Nagpayong High School? Dumaan po yan sa mahihirap na bahagi ng pagpapatayo ng isang paaralan. Subalit po, bilang mga magulang, love niyo po ba ang anak ninyo? Yes! Paglalaban niyo mga anak ninyo. Hindi lang sa awa niya. Paglalaban natin sila para sa kanilang kinabukasan. Yes! Sige po, nabito po ang Giting Kapasi, lalo-lalo na po sa pangunguna ng ating napakabuti, napakagaling, napakapoging mayor dito sa ako po ang lagi ninyong pinagtitiwalaan, kaya hanggang ngayon po ako'y konsehal. Pero iboboto niyo po uli ako na konsehal, di ba? Ngayon, promise! Taas naman! Tatatlo ng taas. Meron pa dalawang kong. Anyway, maraming salamat po. Nakakataba po ng puso ang lahat po ng inyong chanting at sigawan. Para po sa Giting ng Pasig. Ako po ay talagang naglingkod. Masipag po ako eh. Tsaka meron din naman akong kakayahan at katalinuhan kasanayan para po mamuno ng isang education department. Naging professor po ako ng UP Dilimat na mahabang panahon. Ako po ay nakapag-aral, naging doctorate sa Harvard University. Yes! Uy! Nauwawa ko doon ah. At saka ako po, once in my lifetime, naging one of the 10 outstanding scientists of the Philippines. Kaya hindi nyo nga po ako ikakahiya, di ba? Hindi naman ako nakakahiya eh. Meron naman po akong ambag. Meron po akong pinagpupugutan ng ambag kung bakit po ang mga ordinansa ko po
po na naisulat para sa edukasyon ay sadya po nakatulong sa atin pong mga bata. Yun po yung scholarship program na nagpupasok po si Mayor Rico at 12,000. Pero ngayon po, after 2 years sa kanyang manulungkulan, 20,000 lang. Yun po, magdating po sa problema nagka sa place ko, sasabihin niya, sa kabila ng pandemya, sa kabila ng hirap, na itaas po ang bilang ng ating scholarship. Yung mga anak po ninyo na ba yung mga tablets? Maaalala po ninyo si Mayor Vico at ako po dahil po kami po ang may akda ng tablet sa ating mga bata. At sa PLP po, naging presidente po ako ng PLP. Sa PLP po, sasabihin din sa inyo mamaya ni Kompromadang mas meron siyang K na sabihin yun. Wala na pong tuition at meron pong allowance pa ang mga bata at wadwa. Dalawang po, dalawa. Sa Espanyol, 22. Maraming maraming salamat. Sabi ko na nga ba, magagaling na mga nagpalo, hindi lang mga bata, pati mga nanay at mga bata. Kakasama mo, pasikenyo ko muna, hinakindi ang sarili. Basta matires, ay palang imposible. Nandito na si Konsehal Maro, matatapang konsehal na makakasama mo. Pasikenyo ko muna, hinakindi ang sarili. Basta matires, ay palang imposible. Pero hindi na kayo mahirapan pa. Kaya-kaya po natin gawin yan. Kung yung pamasuhan doon nga po sa ilalim ng liderato ni Mayor Vigo na ibaw-baw, nakatanggap po ba kayo ng pamasuhan doon? Yeah! At meron pa, kung senior citizen kayo na 65 years old pataas, inoto po ito ni Consuela Cora Raymond at ni Consuela Edith Sanchaga ng District 1. Pagdating ng July kung wala kayong trabaho, wala kayong income, makaka-receive na po kayo ng 500 pesos kada buwan. Hindi na po pangako yan. Sa July po, mangyayari na po yan. Pero, kung nakakatanggap po kayo ng ganyang klase beneficyo, hindi po ninyo utang na loob yan sa gobyerno. Dahil pera rin po yan ng taong bayan. Ganyan tayo kalaya ngayon. Ganyang klaseng gobyerno ang pinapakita sa atin ni Mayor Vico Soto. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Okay, Agustin! Magandang hapon po sa inyo, mga pinagbuhatan. Sige. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Engineer Noel Bumbuy Agusti. Isang licensed civil engineer, licensed real estate appraiser, dating barangay captain, at nagsimbe bilang OIC ng Office of the Building Official. No? Alam niyo ba yung Office of the Building Official? Yan yung pinakakurot na departamento sa Pasig. No. Kaya ginawa natin, inapoint tayo ni Mayor Vico, ayoko papayagin ni Mayor Vico, syempre, inalis natin yung corruption. At yan po yung magiging trabaho natin kapag ka nanalo tayo konsyal, aalisin natin, aayusin natin yung pagkukubyerno natin, walang corruption ang dapat mangyayari. No? At pagkukonsentrate tayo sa maraming pagbabago dito sa ating mahal na lungsod ng Pasig. Gagawin namin lahat ng aming makakaya para maitaas ang nagtaas ng pamumuhay ng mga Pasigino. Kaya yan po yung ating mission na dahilan para kumakto kami bilang isang konsehal. No? Sana po suportahan nyo yung giting buong straight giting ng Pasig. So mabuhay ang giting ng Pasig.